ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin, sumasalangin ka. Sandali lang alam mo, mapasakamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Awit ng pagkikiwala sa Diyos, Santo Domingo, siyang naghahangad ng pagpupo ng kataas-taas at ang nanatili sa halina niyo, mga pangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon o kantahan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng taming kong pinagtiwalaan. Ika'y nililigtas niya sa panganib sa umang nabitaw, at kahit ano pang mabigat na salo, di ka magdaranas. Lulukuran niya sa lilid ng kanyang malakay na pakpak. Sa kalinga niya ay natiniyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatalo sa anumang pari. Maging sa gagawin din na ang pag-usog pagsapit ng araw. Di sa anumang darating na salot pagkagat ng dilit. Di ka matatalo sa kasamaan ng araw o gabi. Kahit na magwala sa iyong harapan ang sandigong tao, sa iyong pagiging ang bilang ng patay maging sampung dino. Di ka matatakot at natitiyak kung di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa Panginoon di iyong mamamasdan. Di ako masasama ay makikita mong pinahusan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawan na kapagsanggala at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taas. Di mo aabutin, ika'y mapaham at walang daratan. Kahit natumuling mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuruin niya ang maraming anghel, silang susuruin pa. Kahit saan dato ikaw mapapuon, di ang itingat. Sa kanilang palad niya itatayong kat silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paamo sa tapong patalas. Kahit ang tapangan mo ay mga liyon, ahas at pabansin. Di ka maano sa mga serpiente di iyong mapamangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang tao ako'y ipilandi. Pag sila'y kumawa, laging handaan mo na sila'y pamiga. Aking sasamahan at kung may hinahit ay sasakulong. Aking iniligtas at ang bawat isa ay paralanganan. Sila'y binigyan mo dalating palaan ng mahamabuhan at nakatitiyak na ang tatakuhin dinay naligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng gabalang upang sa gandain ng babaeng ito. Maaaring pagdanapin ko sa aking bayan ang sana. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpapumbaba, manalangin. Hanapin ako ang kaligtaan ng nilang kasamaan. Dinigning ko sila, patatawarin ko sila, at ibangalik ko sa kanilang labain na katiwasayan at kasaganaan. Ito ang nasa tingnan ng Diyos. Salamat sa mga Diyos.
muli ang kamay. Ang salita mo, Panginoon, ito'y magpakailang man. Matibay at di matitinag hanggang sa kalangitan. Ang taglay mong katapatan kailan may di magbabago, hanggang ngayon ay panatag pa rin dahil sa matapat ka. Ako'y iyong iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, Lord. Sabay-sabay tayong umawit. Ang salita mo, Panginoon, ito'y magpakailanman. Matibay at di matitinag hanggang sa kalangitan. Oh, ang taglay mong katapatan kailan may di magbabago, hanggang ngayon ay panatag pa rin dahil sa matapat ka. Ako'y iyong iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, Lord. Aawit ako at magpupuri sa iyo. Pasasalamatan kita, thank you, Lord. Ako'y iyo, iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, isang pinagpalang gabi ang aking bati sa inyo, mga katuwang, mga magpanood ng programang Inspirations 101. Ngayon po ay araw ng Linggo, Pentecost Sunday, at
naway patuloy tayong samahan, ingatan at gabayan ng ating Panginoon. At taas mo lang kamay. Ito po ang inyong mga kasama, ang inyong life coach, ang inyong cyber evangelizer, Coach Brother Ryan Castillo Ramen. Huwag po kayo magtataka kung bakit hindi ko muna inon yung aking cellphone camera sa stream year na ito, sapagkat ako po ay nakapambahay at naisipan kong maging audio muna at pagtsakan muna na naka-audio ang at puro tinig ang inyong maririnig. At naway patuloy tayong samahan ng Diyos sa ating palatuntunan ito dito sa programang Inspirations 101. At bago tayo magpatuloy, tayo po ay dumulog sa ating buhay na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Amang nasa langit, ikaw ang El Shaddai, ang Diyos na hindi nagbabago noon ngayon pagkailan paman. Salamat po at patuloy mo kaming binigyan ng lakas at sigla upang sa pamamagitan ng palatuntunan ito ay lalo mo kaming pinasisigla at pinalalakas. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, patuloy mo kaming pagpalain. Sunda ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Kaya naman, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan sa paglilingkod na ito at lalutigin sa patuloy na marubdob na paglilingkod sa iyong pananampalataya. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin, kaysa ng panalangin ng aming ina Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at pagbanal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong nanak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Isang pinagpalang gabi po at happy and blessed Pentecost sa ating lahat, mga katuwang, lalo na po sa mga kapwa po mananampalatayang Katoliko at sa ating lahat mga mananampalatayang Katoliko. At ngayong gabi ay ipipatuloy na samahan ng Diyos sa ating pagbibilay sa inspiring topic na ibig kong ibahagi. Ito'y pamamagatan natin, the birth of the Catholic Church. Ayan. Bakit the birth of the Catholic Church? Ito po ay sariwa sa ating kamalayan na ang sinabi ng Panginoon kay Simon Peter, at sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan o iglesia. At ang kapangyarihan at hindi makapananaig kahit ang kapangyarihan ng kaaway, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng paghahari ng Diyos. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot sa lupa ay pahihintulot sa langit. Yan po ay isang bagay na kung saan matapos umakyat ang Panginoon sa langit ay yan yung tinatawag na ikalimampung araw. Kaya nga tawag po ay Pentecost, kung saan ang mga alagad ng Panginoon at ang mahal na Birheng Maria ay itipon-tipon sa isang lugar, sa isang tahanan upang magkaisa at magpag-fellowship. At that time ay nagkaroon po ng isang maubog na tunog na parang animoy mabunot ng malakas na hangin na pumapalibot sa bawat isa.
nakakita sila na waring dila ng apoy na lumapag sa kanila. At bawat isa ay nagkuspos ang banal na espiritu at nagsalita ng iba't ibang wika na isipinagkalob sa kanila ng espiritu. Kaya mga katuwang ay tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating buhay na Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo at sa banal na espiritu, sapagkat tayo po ay pinuspos ng kapangyarihan ng kaya patuloy na may bahagi sa lahat ang kaputihang loob ng Diyos at sa pamagitan ng Espiritong Banal tayo pong lahat ay makasangkapan ng Diyos at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo tayo po ay tinanggap at lalo tinatanggap ng buhay na salita at sa pamagitan ng ating pakikinig ng mabuting balita tayo po ay binigyan ng pagkakataon upang mabigyan ng importansya sa pamagitan ng pakikinig at marugdob na pakikinig ng mabuting balita. Kaya anuman ang hamon ng ating buhay di tayo papabayaan ng Panginoon. Katulad na nabanggit kanina sa TFCCR, sa radio, patuloy tayong maging committed. Patuloy tayong maging committed sa ating Panginoon. Lalo na sa pagdiriwang ng pagbaba ng banal na espiritu sa mga unang alagad noong unang Pentecostes, unang Pentecost Sunday, kaya po ay kung saan ramdam na mga alagad ang kapuspusan ng banal na espiritu at lahat po ay napagkalooban ng espiritu ng kaloob ng pagsasalita ng ibang wika. Yan ang tinatawag na the gift of tongues. Kaya kapag tayo po ay nakaranas ng presensya ng Espiritu Santo, tayo po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Katulad ng Ramabashin kaya Ramahandan. Lahat po ay ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo. At yan po ang pinakamabisang paraan at pinakamabisang bagay upang tayo mga pinuspos ng Espiritu Santo ay patuloy na maibahagi sa lahat. At harinawa po, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating marubdob na paglilingkod sa Panginoon. At upang sa gayon, sa pamagitan ng ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay minahal at lalo tayong minahal ng Diyos. Minahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng ating parubdob na pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Tuwi-tuwi na di tayo iiwan kahit kailan sa himpapawid. At anuman ang hamon ng ating buhay, basta't sa Panginoon tayo magtiwala. At higit sa lahat, makaranas tayo ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya 33 AD ay itinatag mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang banal na simbahan. The One Holy Catholic and Apostolic Church. Yan po ang
pinakamabisang paraan upang tayo mga mananampalataya ay patuloy na manalig at manampalataya sa Kanya. And my dear brothers and sisters in Christ, mga katuwang, sa ating pong pagdilay at pag-alala sa kapuspusan ng Banal na Espiritu sa mga alagad ng Panginoong Jesus, kasama ang ating Inang Birheng si Maria, tayo po ay napuspos din at lalo tayo napuspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At sa pamagitan ng marugdob na pananalangin at marugdob na presensya ng Diyos, hindi tayo pinababayaan anumang hamon ng ating buhay. Kaya sa pamagitan ng mga marinig natin mga salita ng Panginoon, hindi tayo pinababayaan, hindi rin tayo iiwan kahit sa himpapawid. Hindi tayo iiwan na nangunguling. Kaya mga katuwang, magpasalamat tayo sa ating buhay na Diyos. At kumikilos ang Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay kumikilos sa atin upang sa gayon ang Kanyang presensya ay ating may-acknowledge. Kaya sa oras nito patuloy tayong makaranas ng kabutihang loob ng Diyos at katapatan, at sa pamagitan ng Kanyang mga salita, tayo po, mga naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon, ay patuloy na maranasan ang Kanyang marugdob na pagmamahal buhat sa ating Panginoon. Kaya mga katuwang, patuloy nating maranasan ang kagandahang loob ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating pagninilay sa Kanyang mga salita, upang ang Kanyang mga winika ay patuloy nating maranasan. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, tayo po na mga nagmamahal sa Panginoon ay patuloy na maranasan ang Kanyang dakilang pag-ibig. Maranasan pa rin natin ang Kanyang marugdob na pagmamahal, at higit sa lahat, patuloy na makaranas ng Kanyang presensya. Ating i-acknowledge ang Banal na Espiritu sa pamagitan ng pagsamba sa Kanyang banal na pangalan. Dear God in heaven, we acknowledge your holy presence in our midst right now. And let your presence be magnified and exalted, and may it bring healing and deliverance upon us all. Dear God, take charge, take control of us. We put ourselves in your holy presence right now. May your presence be heard. That you are here in the midst of us when we gathered in your name. We're together praising God. We trust and worship you. When we gathered in your name, we're together praising God. We trust and worship you. Your power
Dear God, how wonderful to be in your holy presence. We feel, O God, your might. We feel, O God, your holiness. We feel your glory. And may your presence, O God, envelop us from the top of our heads to the deep of our toes. Truly that you are here in the midst of us. When we gather in your name, we're together praising God. We trust and worship your promise to everyone. We're waiting, acknowledging and worshiping your holy presence. Pour out my life with your your promise to everyone. We're waiting, acknowledging and worshiping your holy presence. Your word is our power. Your presence is our strength. Your might is our holiness. You're my everything. Thank you, God. Thank you for your holy presence. All this, O God, for your glory. And for your honor, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise be the name of Jesus. So yan po ang awitin, We Acknowledge You, originally composed by Brother Resurrection Rex B. America in the Philippines. At ito po ay inawit ni Brother Rafi de los Reyes. At talagang tayo pong lahat ay napuspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng patuloy na pagtanggap sa kanyang presensya. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating panonood sa programang Inspirations 101 at ang Philippine Standard Time 7:31 ng gabi, at ang oras na ito ay hatid po sa atin ng Urlo Far Handmade Food Pizza. Oh, 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 oh
Praise be the name of the Lord. So patuloy tayo sa ating palatuntunang Inspirations 101 Season 7 dito po sa Kapahayagan TV Channel Facebook page. It is a motivational faith days, wholesome and more inspiring entertainment social media channel. At patuloy po na makapagbigay na inspiring moments sa ating pananampalataya. At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay pasalamatan ko muna ang mga lugar na aking pinuntahan noong Wednesday sa St. Michael Parish, Hagonay, Taguig. Maraming salamat. Talagang ang lahat ay napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ganyan din po sa pinuntahan ko noong Friday sa Divine Mercy Chapel, EP Housing, Pinagsama, Taguig City. So maraming salamat po, at naway patuloy na pagpalain ng buhay, banal at pagpapakiremos. At maging yung mga nag-celebrate ng anniversary noong nakaraang May 17, if I'm not mistaken, yan po ay sa Palayan Village. Maraming salamat sa naging katagumpayan ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Sagrada Pamilya Cell Group Palayan Village, Bagumpayan, Taguig City. At salamat din po sa ating mga napuntahan ko noong Day 18 sa Puroksyete, sa bahay ni Sister Sangi doon sa Puroksyete, Pagundanyan, noong May 18 talaga nga napapag-FB Live po ako sa kanyang FB account. Maraming salamat sa patuloy na pag-inig sa programa ng Inspirations 101. At sa pagpapatuloy po ng programang Inspirations 101 sa paksang The Birth of the Catholic Church. Alam niyo po, 33 AD, mismong ang Panginoong Jesus ang nagtayo ng ating banal na simbahang Katolik. Catholic means universal. Tayo po ay pangkalahatan. Para po tayong lahat ay mga patuloy na nanalig at nanampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaya mahalaga po sa atin ang pagiging mananampalatayang Katoliko. At aside from that, ay patuloy na maranasan ang kagandahang loob na galing sa ating Panginoon. At tawa patuloy tayong makamtan ang kabutiang loob ng Diyos upang sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng importansya sa ating lahat, lalo higit sa lahat, sa pamamagitan ng ating patuloy na pananalig at pananampalataya sa kanya. Kaya patuloy natin na maranasan ang kabutihang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, lalo higit na mapapalalakas ng loob ng bawat isa sa pamamagitan ng ating marugdob na pakikinig ng mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng banal na aklat. Yan po ay ang banal na kasulatan, ang banal na Biblia, magandang balita Biblia. Yan po ay para po maibahagi at maisakatuparan o top din kung ano ang nakalaan sa banal na aklat. Ika nga ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag kanita ang basahin ang aklat na iyon,
dinidiliin mo iyon araw at gabi upang matupad ang lahat na nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Tayo po ay patuloy na maging mananagumpay ng Diyos sa pamagitan ng ating marugdob na pakinig ng kanyang mga salita. Sa pamagitan ng ating marugdob na pakinig ng mabuting balita. At upang sa gayon, tayong lahat ng mga mananampalataya ay maranasan ang kanyang dakilang pag-ibig at ang kanyang dakilang katapatan sa bawat isa. Kaya mga katuwang, ka-prayer partner, kapatid at friendship, tayo po ay patuloy na manalig at manampalataya sa kanya upang sa pamagitan ng ating marugdob na pakikinig ng mabuting balita, tayo po ay maranasan ng kanyang dakilang pagmamahal sa pamagitan ng kanyang marugdob na pakinilay sa kanyang mga salita at sa pamagitan ng ating marugdob na pakikinig at lalo malalim na pakikinig ng mabuting balita. Saan man dapat tayo nanduroon, tayong lahat ng mga mananampalataya ay patuloy na maranasan ang kanyang dakilang pag-ibig at kanyang dakilang katapatan sa atin. Kaya kahit mga bata tinatanong ano nga bang ibig sabihin ng salitang born again? Well, ang born again, hindi po ito isang religion. This born again is not a religion para sa kaalaman ng lahat. Ito po ay ibig sabihin ay makikipag-ugnayan nga ng ating Panginoon, maniban na ang tao'y sinang uli ay hindi mapapabila sa mga pinagkaharian ng Diyos. Hindi po isang religion ang salitang born again, kundi ang sinabi ng Panginoon ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu. Ipinanganak ang laman sa laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya mahalaga po saan man tako tayo, ikaw ay mapa-Catholic, mapa-All Gospel Christian Churches, at kung anong denominasyon, you must be born in water, flesh, and spirit. Kaya, mahalaga po na tayong lahat ng mga nagmamahal sa ating Panginoon, tayo po ay patuloy na maranasan ang katapatan at kadakilaan ng ating Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, patuloy tayong maranasan ang kanyang dakilang katapatan at ang kanyang dakilang pag-ibig upang sa pamagitan ng kanyang mga salita, tayo po mga umiibig sa Diyos ay patuloy na maranasan ang kanyang pag-ibig. At halinawa, sa pamagitan ng ating malayang pakikinig ng mabuting balita sa pamagitan ng social media platform gaya ng Facebook, YouTube ay maabot ang kanyang mga salita. Kaya nagagamit po to propagate the good news and to make more inspiring entertainment content. Lahat po ay nagagamit upang tayo po na mga nagmamahal sa Diyos at mga nagmamahal sa atin ay patuloy na maranasan ang dakilang pag-ibig ni Jesus sa pamagitan ng ating malayang pag
tugon sa kanyang panawagan. Katulad ng mga pag-attend ng mga prayer meetings sa mga parokya at mga kapilya, yan po ay pinakamahalaga sa lahat. Ika nga ng mga sulat sa mga Hebreo, Hebreo 10:25, at huwag kalitaan ang pagdalo sa ating mga pag-ipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon katulad ng mga prayer meetings sa mga parokya at simba at mga kapilya na kung saan dinadala ang ating dakilang El Shaddai sa pamamagitan ng ministeryo ng El Shaddai DWXI Prayer Partners upang maranasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So mga kapatid sa pananampalataya, gamitin natin ang oras at panahon upang maranasan ang dakilang katapatan ng Panginoon. Lalo tigit kung patuloy tayo pakipag-appoint sa ating Panginoong Jesus, sa ating dakilang Diyos. Matulad yung ating ginaganapan na gawain ng El Shaddai tuwing Martes at Sabado sa Amber City, ganoon din sa mga prayer meetings sa mga parokya, ganoon din ang live na prayer meeting sa Amor Solo Head Office kapag Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes ng gabi upang maranasan ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon at sa kapuspusan ng Banal na Espiritu. Ganyan ang tunay na mananampalataya, buhat ng maisinang ang banal na simbahang katulad. So mga katumang, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan. Pupurihin natin ang pangalan ng Diyos ngayon at magpa kailangan. Thank you.
be the name of Jesus. So, yan po ang inspiring topic ngayong araw na ito, ang the birth of the Catholic Church. At tamang-tama po, tayo po ay nasa panahon ng Pentecostes, ay patuloy tayo samahan, gabayan at ingatan ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. At next Sunday po ay tatalakayin po natin ang napaka-inspiring na talakayan kaugnay sa kapanalmanalang San Tatlo sa isang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. At nawa patuloy tayo pagpalain ang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating content dito sa Kapayag at TV Chat. At nais ko munang bigyan ng pagkakataong mag-shoutout sa mga naging kaibigan dito sa Facebook. Patulad din na Brother Fidel Dinamisan, Brother Pes, maging ang mga naging guest doon sa Inspirations 101, si Coach Pao Villanueva, Coach Mary Young, Coach Elna Zuniga, ganun din po si Coach Ben Quazon, Coach Edgar Arciaga, Coach Eva Morsiquillo, si Coach Doc Arvin Serrano, and of course si Coach Pamela Mendoza ng New Levi Catholic Charismatic Movement dyan sa Quezon City. Patuloy din sila pagpalain. At ganoon din ang ating mga kapatid sa mga life coaches tulad ni Coach Leo Gamel Orexia ng Talk Life Channel at Real Talk Philippines. Ganoon din si Coach Ariel and Coach Mauto Nentino, at ganoon din si Coach Mean Mejares at papa si Coach Pia, Dr. Nancy at maging sa iba pa mga naging guest sa Inspirations 101. At ika nga ni Coach Elma sa akin as time pwede magpa next week pa si Sir Harry. Sa next season na lamang po kayo mag-guest, no? Kasi po masyadong bakante ang dates, no? Kaya patuloy po na makita ang dakilang katapatan ng ating Panginoon. At tayo po ay manalangin na at sama na rin sa ating manalangin ng mga kababayan natin na dinaanan na natawag na pagyong Betty. I think pinaulanan sila yung pinaulanan. At I hope na those our brothers and sisters in Northern Luzon, particular in Batanes Group of Islands, naway ligtas ng Diyos mula sa naturang kalamidad. Tayo po ay at ating dalutin sa ating panalangin ang ating minamahal na bansa, ang ating minamahal na Pilipinas, ang bayang pinili ng ating Panginoon. Nawa ay patuloy tayong samahan ng Panginoon despite of what so-called the El Niño phenomenon, nawa walang makapipinsala sa ating lahat at sa buong Pilipinas. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ng mga pangyarihan, maraming maraming salamat sa 6 minutong pagtalakay dito po sa programang Inspirations 101. Nagpapasalamat po ako o Diyos at nawa sa pamagitan ng palatuntunan ito ay maranasan nawa ang
dakilang pag-ibig na galing sa iyo. Patuloy mong samahan, ingatan, kapayan ang lahat ng mga tagapanood ng palatuntunan ito upang sa pamamagitan ng iyong mga salita ay maranasan nila ang dakilang pag-ibig at katapatan na galing sa iyo. Kaya't maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin, kaysa ng panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. So muli po, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik dito lang sa programang Inspirations 101 Season 7, the show that inspired people's lives. Hanggang sa susunod na linggo po, ito po ang inyong mga kasama, Brother Ryan Asilero America, ang inyong life coach at cyber evangelizer. Tandaan po natin, palagi may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong lahat. God bless and see you next time.